Morning guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, so magluluto tayo ng itlog na may kamatis. So, tara! First guys, so lalagyan natin siya ng mantika. Okay. Yung sakto lang. And then, so nag-prepare ako dito ng kailangan natin yung sibuyas, and then kamatis, and then syempre yung ating egg. So 3 pieces of egg lang po yung ginamit ko. So since konti lang naman kami dito sa bahay, so ayan, pag tingin mo okay na siya, okay na siya. So actually nilagyan ko na siya ng condiments, ng magic syrup at saka ng salt. So kanina, tinansya ko na lang kung ilan. So pag tingin natin is mainit na yung mantika, so ilalagay na po natin yung sibuyas. Ilan na natin ang sibuyas. Pag medyo brown na siya, ayan, so pahinaan natin na medyo na malakas na yung yung apoy. So next is yung kamatis. So dalawang kamatis po yung nilagay ko. Hiniwa ko. Ganyan. Haluin na ito. So, wait natin mag-lipid ng kamatis. So, ilagay yung itlog. Wait lang natin maluto yung kamatis. Kasi katayo niya yung naglaga. So, ayan. Tingin ko okay na yung kamatis. Ilalagyan na natin yung egg. Itlog na po. Okay. Okay.
natin siyang ma maluto. So, medyo madilim guys. Pagkari na natin siya din. Okay. Ayan. Wait na lang natin siya maluto din. Malapit na. So, dito na siya. So, ayan na natin. Ayan, tapos na nating lutuin yung itlog, guys. So, dun sa pinaglutuan natin ng itlog, so, pwede nang dun na din tayo magluto ng sinag. Yes, baby. Oh, wait lang, baby. Lutuin ko lang ito. Ayan. Nilagyan ko ko siya ng bawang. So, first bawang. So, sayang naman kasi yung mantika. So, yun na din ang gagamitin natin, no? Ayan, saka, tumatagilid siya. Ayan, sinasangid namin siya sa umaga. Ayan, so, lalagyan lang natin siya ng condiments. So, ano lang naman yun? Asin at, magic syrup lang naman nilalagay ito. So, yun, okay. Ayan. So, lalagyan natin siya nito ng magic syrup. And then, yung asin. So, wait lang guys. Ayan. So, lalagyan natin siya ng asin. So, medyo anuhin lang natin yung paglagay. Tensyahin natin para hindi siya mapaalat. So, ayan guys. So, nakita nyo na yun. So, nagluto ako ng breakfast. Yung aking sinangag. And then, yung egg with na may kamatis. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo. So, nung last December kasi is yung first YouTube salary ko. So, papakita ko lang sa inyo ano yung nabili ko. At ba? At i-reveal ko. So, bakit? Bakit yun ang binili ko ng aking first YouTube salary? So, very ano kasi yung pag-first salary, di ba? So, dapat ano yan? May impact or matatandaan mo, ay, ito yung first YouTube salary ko. So, very memorable siya. So, ayan. So, papakita ko po sa inyo. So, ayan. So, ayan. So, ayan guys. Yan po yung nabili ko na first YouTube salary ko. Kasama na po yung laboratory. Ayan. So, 4,000 pesos po. Ayan. Yan yung magkasama na siya. Ayan. So, bakit? Bakit nga ba yung bulb?
Yung binili ko. So, may kwento po yan. So, yun guys. So, ikikwento ko sa inyo. So, bakit nga ba bowl yung binili ko? So, marami namang iba na pwede. So, nag-isip kasi ako, ano yung pwede kong bilihin ng first YouTube salary ko na paggagamitin ko is maaalala ko, ay, ito yung first YouTube salary ko. So, inisip ko siyang maigi and then nag-come up ako sa, yun nga, sa bowl. Since medyo hindi na maganda kasi yung bowl din namin. So, yun. So, bakit yun yung naisip ko? So, first, kasi po nung maliliit pa kami ng kapatid ko, is wala kami talagang CEO. Ayun yung anak ko makulit. Ayan. So, yun. Wala po kami yung CR talaga. Sa ano pa kami nun? Sa Bicol. So, doon po kami nakatira. So, wala kami CR. Nakiki-CR lang kami sa... So, ayun. So, nakiki-CR lang po kami sa tito namin, sa Bicol. So, ayan. Shout out po yung kapatid ko, Kat. So, ayun. Ay, kwento ko yung kalagayan natin dati. So, yun. So, ngayon naman, medyo okay na. So, ang hirap kasi, sa isang bahay, ang CR talaga yung, ang CR yung pinaka-importante for me. Kasi, kahit wala yung sala, wala, basta yung CR nandyan. Kasi yung CR talaga is, kailangan natin, di ba, pag, ano tayo, yung nadudumi, naiihi. So, napaka-importante niya talaga. So, ang hirap. So, naranasan ko siya. So, tumatak sa isip ko, kailangan pag nagkaroon ako ng pamilya, maiprovide ko yun sa mga anak ko. So, yun. So, sa iba, hindi nila maiisip, no, na, napakasimpleng bagay naman ng pangarap mo. So, hindi po. Kasi, sa isang tulad ko na, yun nga, ayan, nagdadrama na naman ako. Hindi, pero totoo po. Pag lumaki kang mahirap, so, matututo kang pahalagahan yung lahat ng wala ka dati. So, yun yung natutunan ko. So, yun lang po. Share ko lang para ma-inspire yung iba. Huwag kayong titigil. So, laban lang sa lahat ng pagsubok sa buhay. So, ganun talaga. Pagdadaanan natin lahat. So, sabi nga, experience is the best teacher. So, that's all. Thank you and thank you for watching. Thank you, guys.